Hi guys, hello sa inyo. Now I'm back today as what I promised at my last vlog. I'm gonna show you how to plant a succulent from this pot. So si Bertana ang aking napili kasi malaki siya. And so ipa-plant na natin siya dito sa napili ko na pot, which is para siyang plastic na clay pot. Kung tingnan mo, and cheaper lang din ito guys. So first of all, kailangan natin lagyan ng soil. And as you can see, ito yung mga gamit ko na nabili ko sa Shopee, mga planting tools guys, para sa cactus or small plants or succulents. So to start with, we need a soil. Syempre yung soil na ginamit ko is soil mix na siya para sa mga cactus and succulents. Nabili ko rin din ito sa Jensen guys. Dito lang sa online. Ito, lagyan mo lang siya ng soil. And then, medyo half lang muna. And then, lagyan mo ng butas dito sa gitna para sa kanyang stem. Then, lagyan mo lang yung Beltana, yung plant, sa loob ng pot. Yan. And then, just add more soil. Hanggang masecured mo yung plant sa loob na hindi na siya magka-space. Tapos mo lang yung pot. Lagyan mo pa ng soil. As much as what you desired. Pwede sa inyo hanggang kailan kayo comfortable sa plant nyo, okay na ba siya. So, ganyan lang, tanim-tanim lang, lagay mo lang ang soil, lagyan mo ng soil sa mga gilid-gilid hanggang mapuno ang kanyang pot. So yan na, natanim ko na si Beltana guys. Kapadali lang talagang magtanim ng plant. Super easy. Ayan. Gamit ng aking mga tools for planting ito from Shopee. Then, yung pot na binili ko, dyan lang din sa mall na bili ko. Super cheaper lang guys. Affordable masyado. And para siyang clay pot kung tingnan. Wala. So, this is Beltana. And now, potted na siya. So, kailangan ko na siya ipot kasi yung mga leaves niya may mga yellow na. Nagsisip-sip na siya ng water, guys. So, needed to be planted right away. Then, after nito, lagyan mo lang siya ng fertilizer, ng pesticide para iwas ants and any bacteria. And also, yung ginagamit ko pala na fertilizer is NutriCoat or OsmoCoat, guys. So, that's it. So, tapos na tayo sa aking vlog. Then, see you next time. Bye!